Yan, okay, magandang hapon. Meron ako dito mga MDL na nakalagay. Ayan, nakita nyo, naka-bracket na sila. Meron ako ditong TDD na 4645. Ayan, TDD 4645. Ito yung itsura niya. Ayan, kita nyo naman, malaki yung kanyang ano, build. Ayan. Ayan, ang haba niya is 4 inch. Tapos yung taas naman niya, yan is 3 inch. Yan. Yun po yung taas niya sa kayong haba. Bali 4x3. Ito naman po ay 3x2. Okay, 3 inch yung haba niya, then 2 inch yung kanyang taas dito. Yan. Yung diameter niya is 2 inch. Yan. Mas malaki si TDD Big Eye dito kay DSK K3 Max. Ayan. Tapos, syempre, meron tayong mini saka Reaper. Yan. Nilagyan ko lang to para mamaya pag tinest natin, titignan natin kung ano yung mas malakas na bugas sa kanya. Kung mas malaki is mas maganda, or kaya naman ng maliit yung ganito kalalaking ganito kalalaking LED. Yan. Kukumpara natin silang apat mula sa mini hanggang dito sa pinakamalaki kay Big Eye. Ayan sila. Tapos, itong si Big Eye, ayan, TDD 4645, ayan, ang wattage niya is 40 watts. 40 watts siya, tapos IP67, ibig sabihin, pwede siyang mabasa. Ayan, splash proof. Ayan, IP67. Tapos, ito naman kay DSK is ganun din. Ayan. Tapos, si DSK is, ayan, 70 watts. Ang mini natin is 20 watts. Ito is 50 watts, yung ating Reaper. Tapos, ito naman is 70 watts, yung ating DSK. Then, ating TDD na Big Eye is 40 watts. Yan. Yan yung mga itsura nila. Okay, start ulit tayo dito kay Big Eye. Yan. Wala siyang pan sa likod. Yan. Solid build lang siya. Ayan, sarado. Naka-close. Walang pan sa likod. Yan. Advantage and disadvantages, syempre habang ginagamit yun na mas matagal, umiinit yung housing yan. Pero yung mga housing naman ito is made of aluminum na nag-a-absorb din ng init. Ayan. Wala siyang katulong na mabawasan yung init like nung iba na mayroong mga pan. Ayan. Dito naman kay DSK K3. Ayan, ito yung itsura niya. DSK K3. Ayan. Ayan, DSK. Ang build naman niya, ayan, okay naman siya. Then, ang size nga niya is 3x2. Tapos, sa likod niya is may pan. Ayan. Kuha lang tayo ng liwanag. Ayan. May pan siya sa loob. Ayan yung kay DSK, unlike ng kay TDD na wala. Ito. Ayan, meron siyang pan sa loob. Ayan. May tutulong sa kanya para magtanggal ng konting init. Ayan. The more kasi na ginagamit natin ang ating MDL, ayan. The more na nagiging mainit yung ating ano, housing niya. Ayan. Katulad nitong mga mini natin and Reaper, ayan. May mga pan yan sa likod. Ayan. Ayan. May mga pan sila sa likod. Okay, ayan sila. Apat na klase. Check natin yung liwanag nila. Kung gaano sila kaliwanag. 40 watts na TDD. 70 watts. 50 watts. And 20 watts. Ayan sila. One more thing nga pala dito sa mga malalaking ano na to. Malalaking LED. Yan. Na MDL. Hindi na siya kaya ng bracket lang na ilalagay lang sa motor. Kailangan fabricated na siya, or kaya mas maganda kung sa crash guard na siya ilalagay. Masyado na kasi silang mabigat para hawakan ng pairings ng motor natin. Medyo magiging maalog na sila. Ayan. Mas maganda kung sa crash guard na sila nakalagay. Ayan, mas solid. Saka mas iwas yung alog. Or fabricate ka na lang mas maganda pang bracket para maganda yung kakabitan kasi may medyo mabigat na sila.
I-wait natin to, tignan natin kung gaano sila kabigat. Okay, eto na, na-wait na natin yung ano, yung ating TDD Big I. Ayan, ang lumalabas dito sa weight is 468. Naka-grams yan. Ayan, naka-grams. Naka-grams siya, 400, ayan, 469. Ayan, grams yung bawat isa. Isang ilaw. So, mabigat talaga siya. Hindi siya ganun kagaan. Ayan. Ayan yung weight niya ulit. Ayan, 469 grams. Yan yung bigat ng ating TDD 4645. Dayo naman tayo dito sa DSK. Okay, dito naman tayo sa DSK K3 Max. Yan, ang weight niya in grams is 298. Ayan, magpa-plus pa yan kung isasama natin itong cable niya. Ayan. Pero more or less, konti na lang madadagdag niyan. Ayan, nasa, ano lang yan, nasa 300 yan. 300 plus grams. Ayan. Yan po yung ano niya, bigat niya in terms of grams dito sa DSK, ayan, DSK K3 Max. Okay? Ayan po siya. Okay, yan guys. Titest naman natin ngayon yung intensity ng liwanag niya. Ayan, gamit itong lux meter. Ayan. Within ano tayo, 3 feet yung layo natin dito sa ating ilaw. 3 feet, within 3 feet yung measurement na gagawin natin. Ayan. Okay, start tayo kay Mini. Ayan, pinailaw na natin. Yung lux niya is, ayan, 16, 150, 159, ayan, 160 lux. Bali, ano yan, 16,200 times 100 siya, yung lux niya. Ayan, nasa 16.5, ayan, 16 plus. Okay, yun yung sa Mini. Okay, night tripper naman tayo. Check natin kung ano lux niya. Ayan, dito sa lux meter natin, pumapatak sa kanya is 160. Ayan, 160. Ayan, yung lux natin within 3 feet. Yan po sa ating night tripper. Okay, next naman natin is yung ating DSK K3. Ayan. Check natin yung reading. Ayan, nasa 13,400. Ayan, 13,400. Okay, ayan. Ayan, sa 13,400 to 300 lang siya yung pinaka max niya. Ayan. Max lumens ng ating K3. Sunod naman natin is yung Big Eye na TDD. Okay, ang nakailaw naman natin ngayon is yung ating TDD Big Eye. Ayan. Tapos yung lumens natin within 3 feet or 1 meter. Ayan. Ang pinaka mataas niya is yan, 30,2900. Ayan. Ganun siya kaliwanag. Yung intensity nilalabas niya in terms of lux. Ayan. Ayan, ito yung record natin. Ayan, 30,000. Nasa 30,000 lumens siya. Ayan. Okay, video test tayo ng ating TDD. Ito yung low niya, dilaw. Then, yung high niya is white. Ayan. TDD 4645. Ayan. Para may reference tayo dun sa laki ng ilaw ni TDD, binuhay ko yung ano, mini driving light. Ito yung mini driving light. Yan yung kulay niya. Then para may compare tayo dito sa TDD. Okay, ito, ayan. Yan yung white ni TDD. Then yun yung white ni Atom. Ayan. Mas maliwanag yung white ni TDD ng konti kay Atom. Ayan. Mas focus yung lens ni ano ni TDD. But then, mas malapad naman si Atom. Ayan. Then, sa dilaw naman, yung dilaw ni Atom, eto naman yung dilaw ni TDD. Ayan. Ang high ni Atom kasi is, ang high ng mini natin is yellow. Then, ang low naman ng, ano, ng TDD is yellow. Ayan. Kaya magkaiba sila. Ulit, yan yung white. Comparison lang to. Para meron tayong idea kung gaano kalaki yung buga ni TDD compare sa mini. Ayan. White ulit, then yung dilaw. Ayan. Ganyan siya. Mas compact lang yung buga niya. Mas ano lang siya. Mas maliit, kumbaga. Ayan. Okay, ito uli yung ilaw. Reference lang natin. Ulit, si Mini. Ayan. Then, buksan natin yung TDD.
Ayan. Bali dito, yung nakabukas sa kay TDD is yan. Dalawa na siya. Ayan. Dalawa na yung bulb na pinagana natin. Ayan. Pag nag-overlap siya, ayan. Mas makikita nyo talaga. Kita nyo kita na yung ano, liwanag. Ayan. Yung dalawa na yan. Okay, sorry. Ayan, dalawa na. Then, ito yung dilaw niya. Dilaw. Then, yung dilaw ni Atom. Ayan. Kung makikita, kung ano, kung mapapansin nyo, kukunti lang yung pinagkaiba nila. Unless pagpatungin natin itong dalawang dilaw, ayan. Ayan, mas maliwanag na siya. Pero sa comparison siguro sa binubuga nila, saka yung sa buga ng mini, hindi na siya masyado nagkakalayo. Ayan. Ayan. Pero mas ano, mas focus sa gitna si ano, sa gitna itong si TDD. Ayan, mas maliwanag yung gitna niya. Ah, sa oval niya na ilaw, mas maliwanag yung gitna. Ayan. Try naman natin ng malayuan. Okay. Una natin is yung mini ni Atom. Ayan. Kita naman sa video yung ano niya, yung length lang nung ano, nung ilaw. Tapos pag dinilaw natin, ayan. Mini ito ha, yung mini. Ayan. Okay, then yung ating TDD. Yellow niya is white. Ang low niya is yellow. Ayan. Dalawa yan. Dalawa na yung ating ano, naka-focus. Pero pag pinagsama natin siya sa iisa lang, sa isang ano, overlap lang sila, ayan na siya. Ayan siya. Tapos yung puti, ayan. Yung high. Ayan. High ni TDD is white. Ayan siya. Ayan. Tapos yan yung dilaw. Ayan. Pwede naman natin siya paghiwalay ng konti para mas lumaki yung ano, coverage ng ano, nung ilaw niya. Ayan. Next naman natin is yung DSK. Okay, eto uli yung ating ano, single ano lang to ha, single unit lang o isang ilaw lang ni ano, ni TDD yung pinagana natin. Ayan. Okay, isang ilaw lang ni TDD yung pinagana natin. Low niya, ayan. Tapos eto naman si ano, si DSK, ayan. Eto yung white ni DSK, ayan. Kita nyo, mas malawak yung sakop nung ano, nung ilaw ni DSK compared kay TDD. Ayan. Mas malawak. Ayan. Okay, balik tayo dito sa pader. Ayan. Ayan yung yellow, yung low ulit. Ayan. Then, buksan natin si TDD. Pagsabay natin. Ayan. Ito yung dilaw ni TDD. Ah, no, no, sorry. Ito yung yellow ni DSK. Ayan. Ayan. Kitang-kita nyo, yung yellow ni DSK is lapad, ayan, palapad siya. Mas malawak yung ano, yung coverage niya, ayan. Then sa white, okay, yan yung TDD white. Ito yung DSK na white, ayan. Ayan. Kitang-kita nyo, ayan, kung pagtatabihin natin kung gaano siya kalapad compare kay TDD, ayan. Ayan, yan yung pagkakaiba nila. Ulit, TDD yung nasa ilalim, DSK yung nasa ibabaw. Ayan. Ayan. Sa liwanag, mas maliwanag talaga si TDD compare kay DSK. Even though na 70 watts si DSK and 40 watts lang si TDD. Ayan. Okay, compare naman natin si DSK kay Mini. Okay, ito yung white ni DSK. Ayan, nasa taas. Ayan. Ito naman yung white ni Mini. Ayan. Kitang-kita naman na mas maliwanag pa rin yung Mini compare dito sa K3. Then, yung dilaw naman. Ayan. Mas maliwanag pa rin yung ating Mini kesa dun sa DSK natin na K3. Ayan. 20 watts lang si Mini and 70 watts ang nakalagay sa box ni DSK. Ayan siya. Okay, next natin, DSK K3, tapos compare natin siya sa Reaper na 50 watts. Okay, DSK uli, white.
Reaper na white. Ayan. Okay, yan yung pagkakaiba nila. Ayan yung ating Reaper sa ilalim. Then yung DSK sa ibabaw. Okay, adjust lang natin. Ito yung ating, ayan, nasa ibaba yung Reaper again and DSK sa ibabaw. Mas malinaw pa rin ang Reaper natin compare sa DSK na K3. Ayan. Then, sunod natin, last natin is compare natin yung Reaper dito kay TDD. 40 watts and 50 watts. Ayan. Ito yung ating Reaper. Okay, then ito yung ating TDD. Kanina dun sa lux meter natin, ano, mas malakas lang talaga si TDD nung hinanap natin yung gitna. Ayan, kasi talagang maliwanag yung gitna ni TDD. Ayan, kitang-kita naman niya na, ayan, kitang-kita niyo mas maliwanag yung gitna. Hindi kagaya ni Reaper na evenly distributed yung, ano, yung ilaw niya. Yung liwanag niya across dun sa lens. Ayan, sa shape ng lens niya. Ayan. Ito yung dilaw. Ito yung dilaw ng isa. Ayan. Nasa gitna talaga yung pinaka-intense na ilaw. Ayan. Ni TDD. Ayan. Compare kay Reaper. Ayan. Yan po yung pagkakaiba nila. Okay, hanggang dyan na lang po. Ayan. Salamat.